Nababahala si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa posibleng anyang breakdown of law and order kapag di napanatili ng pamahalaan ang maayos na pension system at di napigilan ang pinangangambahang fiscal crisis. Sinabi ni Alvarez na kung hindi maibibigay ang hiling na pensyon ng mga retiradong military personnel, maaaring samantalahin ng mga organized criminal group ang kanilang expertise upang gumawa ng krimen. Ayon sa kanya, tulad ng mga retiradong sibilyan, kinukuha sila ng mga private sector bilang consultants dahil sa kanilang malawak na kaalaman sa economics, finance at iba pa. Ganito rin anya ang pwedeng mangyari sa mga military and uniform personnel o MUP retirees. Delikado man ito dahil saan pupunta ang mga retiradong MUPs kung walang sapat na suporta para sa kanila ang pamahalaan na maaari anyang magtulak sa kanila upang lumabag sa batas. Una nang sinabi ng Solon na isa sa mga pwedeng pagkukunan ng pondo para sa isinusulong na pagbibigay pensyon sa mga MUPs ang pag-decriminalize sa marijuana at pagsasaligal dito bilang isang medical cannabis. Kamara de Representantes, Terence Moreno Grana nagbabalita para sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal, Pilipino.